taga-showbiz, kabayan na uli de Castro, from TV Patrol to TV5. Marami ang nagulat nang mag-resign at finally, nagpaalam sa TV Patrol si Kabayan Noli noong isang linggo at nag-file ng kanyang kandidatura bilang senador under Mayor Isko Moreno's Action Demokratiko. Pero nagulat din ang lahat sa balitang may di pagkakaunawan umano sa loob ng partido nila at sinabi ni Kabayan na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang broadcast career. Marami ang nagtanong kung babalik ba si Kabayan sa ABS-CBN. Ayon sa lumalabas na balita ay they are not bent on getting Kabayan back kasi ngayon umano ay bukod sa nagpaalam na ito, nasangkot na siya sa politika muli. Kaya nagtatanong ang mga tao, saan kayang media establishment maninilbihan si Kabayan sa kanyang pagbabalik? Isa sa mga lumutang na posibilidad ay ang pagsama ni Kabayan sa Frontline Pilipinas, ang primetime news program ng TV5, lalo pat kakaalis lang sa programa ni Rafi Tulpo na number 1 ngayon sa Senate survey. Pwede na umanong mag-retire si Kabayan pero tiyak na marami pang magkaka-interes sa kanya. Kaya't posibleng mapapanood nga siya sa Frontline Pilipinas na siguradong aabangan nga iyan ng mga taga-subaybay. Dahil interesting at exciting din umano naman panoorin ang mga kilalang broadcasters sa ibang TV network. Nakakasanayan na ngang napapakinggan ang mga komentaryo sa umaga ng mga kilalang male broadcaster gaya ni Noli de Castro. Maaalalang October 8, Biyernes, naghain ng kandidasi si Kabayan Noli de Castro. October 13, Miyerkules, nang mag-withdraw rin siya sa pagtakbo sa Senado. Sa pag-resign ni Kabayan sa TV Patrol, bumalik si Karen Davila sa flagship newscast ng ABS-CBN na sinimulan noong October 11. Siyempre, umalis na si Karen sa The World Tonight ng ANC. Ang humahalili kay Karen umpisa October 11 ay ang senior news reporter na si Pia Gutierrez. Alangan naman umanong bumalik agad-agad si Kabayan sa TV Patrol at tsugihin si Karen at Pia sa kinapepwestohan nila. Samantalang tuluyan ang nagpaalam si Rafi Tulfo sa Idol in Action nitong Biyernes, October 1, 2021. Tatlo ang kasalukuyang programa ni Rafi sa TV5, ang newscast na Frontline Pilipinas at ang mga public service program na Idol in Action at Wanted. At sa pambihirang pagkakataon ay nag-guest ang batikang broadcaster na si Rafi Tulfo sa musical variety program na Asap Natin To ng Kapamilyan Channel noon. Kung totoo nga na pagkatapos umalis sa ABS-CBN at mag-withdraw ng kanyang kandidatura bilang senador sa 2022 election ay lilipat na ang veteranong broadcaster na si Noli de Castro sa TV5 at magiging bahagi na ng primetime newscast sa Frontline Pilipinas. Ayon naman sa iba, paraan nga lang umano ito ni Kabayan upang makalipat ng ibang istasyon gaya ng ilan. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it lang, showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.